Ayan, good afternoon. Ayan, adi guys, ngamin, para adi sa ngamin for awareness. Kasi, kunwari, ako, permanent address ko sa Antipolo ba ako Marinisor. Nagkataon lang, sad to na ako Manila naka-base. Pero sa Manila, palipat-lipat din ako ng tirahan. Like, Mandaluyong, Makati, ngayon, Taguig naman. Tapos, sadi, naguli ako sadi taag ko, importante yung ginigibo. Tapos, nag-in ako sa barangay, nagkukukintana ako sa barangay clearance. Nagagamitin na sa insurance, tsaka sa bangko. Tapos, aba akong issue 1, di naman kaya ako no, ako sadi naka-star, o kaya ako na no, dapat ko no, mag 6 months muna ako sadi. Pero nga man kayong ID ko, pag nag-fill up ako, ang permanent address ko talaga, sadi Antipolo Baaw Camarinesor. Present address ko sana sa Dore Nerentana na mo. Ta, syempre, amo di binubutan ko talaga permanent. Ta, sadto nga ni, palipat-lipat ako kin Istara Manila. Daman ako permanent address. Sadto, palipat-lipat. Ta, kunwari, pag abo na mo sa Dore Nerentana na, balo, ilipat na naman. O, kinsari ng city. O, for example, Makati, Mandaluyong, Uwan, Taguig. So, palipat-lipat kami. Kaya abo ko nga ni mag-addressad tong permanent talaga. Kaya ang ina-address kong permanent permisa, di Antipolo ba o Camarinesor. Ngunit, ang purpose ko man sa nakapagkukong barangay clearance, ta, gagamitin ko nga sa bangko, sa insurance. So, di ako inisyuan. Nakakalungkot lang kasi useless at tong pagparakuha ko na ano yan, na sa di a-address ko. Alangan man kaya na sadto hanap buhay ko, sadto trabaho ko, mag-ulian ako sa Bicol, Aroaldo o Cero Semana, diba lugi man ta, gasino naman ang income, alangan man mag-ulian ako sa Cero Semana sadi. So nagkataon lang na sadto ko na pipirmi, pero mag-ulian ako sadi four times a year ako mag-uuli sa di. Ta, syempre, alangan man mag-uuli ka permi bulan-bulan, tsaka di man ka pwedeng, dati nagtatrabaho, di man ka perming tugutan. So, minsan, once a year sana talaga, twice a year. Tapos, sa daman, palipat-lipat. Tapos, ayan, nakakalungkot lang na sa diri mong barangay na so permanent address mo na permi mong nililista sa ngamin namang ay ang mga ano mo, Antipolo ba o Camarinesor, aboy kang issuean sa barangay clearance, ta, dapat kaya ako na mag 6 months utro ko sadi. So, ano yan, ang purpose ko man sana kaya kapag kukuha barangay clearance, gagamitin nga niya sa bangko tsaka sa insurance. Ayan, tapos abo akong issuean, dapat kaya ako na maka 6 months muna ako sadi, utrong maka-star, yung agigibohon ko palan, mig ulian ako sa to, galin Manila, payan sadi. O, kaya adi, para adi sa awareness ka nga min na taga Antipolo ba o Camarinesor. Kung di na ka mo sadi naka-star, so, tapos migbalik ka mo sadi, siyempre, sito ngayon ka mo Manila nagtatrabaho, kung nagsangtan ka mo sito, nagdarawang taon, pagbalik ninyo sadi, migkuko ka mong barangay clearance, di na ka mo makakukuko, migulat pa ng gad ka mo kin, ano yan, kin 6 months, mag-star ka mo sa di 6 months, ganyan kuno ka mong issue 1 sa barangay clearance. So, amo yan anang yari. Amo yan, unod to ninda, na dapat mag 6 months muna kuno ka sa di, para ma-issue 1 ka otro sa barangay clearance, maski pa sa di, permanent address mo. So, arog gan. So, ako kaya nga min kaya mga ano ko talaga, di pa man ako nag-address sa Manila nga nita. Dapat man ako permanent address sa Manila guys, ta. Palipat-lipat ako ng tirahan, ng rinirentahang bahay. So, walang permanent talaga, paiba-iba. Kaya, minsan, sa valid ID ko dati, nagsisinga ako kasi, kunwari, sa UMID ko, ang address ko, Mandaluyong. Yung driver's license ko, Taguig. Yung TIN ID ko, ang address is Makati. Pero yung passport ko, tsaka PhilHealth ko, ang ID talaga dito. So, minsan kaya sadto ko na sana ina-address kasi nga ni, sadto ko naka-star. O, minsan lipat. Dapa nga ni 6 months, lipat naman kin istaran. Takin pangit nga so narintan mong balay. Siyempre, miglipat ka. So, ngawan, sadi, amoy na nangyari na, o yan, kung di na ka masadi nag-star, mauban-uban na, bago ka mo magkuko sa barangay clearance, magulat muna ka mo sa 6 months. So, kung importante pigamitan ngayon ninyo, o di ka mo makakukutulos ta arong anikan, maski pa sa diri ninyong barangay, san ka mo nagdakulo, permanent address ninyo yan, di ka mo makakukuko. So, arog kan anang yara sa dikan ako. Nakakalungkot lang kasi yung permanent address mo, which is ako, permanent address ko, Antipolo ba o Camarinesor, nagkataon lang na doon ako sa Manila, naka, mas naglalagi kasi doon yung hanap buhay. Hindi ko naman kayang mag-uwian dito lagi-lagi kasi 'di ba magastos.
O di ako makakuha ng ano dito sa sarili kong, sa barangay kung saan yung address kong permanent. Di ako makakuha ng barangay clearance. So nakakalungkot lang kasi ito yung permanent address ko eh. Doon present address lang yon. Dito talaga permanent ko. Di ako nagbabago ng ano ko. Lahat, lahat yan pag nag-fill up ako. Permanent address ko, Antipolo, Baaw, Camarinesor. Tapos, ayan. Di ako makakakuha sa di makakuha yung barangay clearance. Diba? Nakakalungkot. So, ito for awareness to sa lahat. Para di kayo magaya sa akin. Para at least alam nyo na na kailangan kung di na, matagal-tagal na kayo hindi nakatira dito, pagbalik nyo dito, magantay muna kayo ng 6 months. Kung kahit importante pa yung paggagamitan nyo ng barangay clearance, huwag muna kayong kukuha. Antayin nyo 6 months. Yun lang. Thank you.